Yung ABS-CBN, mga kababayan, nagbilang agad ng mga foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi rito sa balita, in just less than 1 year ng ating Pangulong Bongbong in office, naka-11 foreign trips na niya. What? Nagbilang agad yung mga ulupong. Eh, yung patron nga ninyong si Panot, naka-40 yun. Mamaya, ibigay ko sa inyo. At saka si Maudigs. Si Maudigs, in 1 year, mga kababayan, naka-19 foreign trips. Tapos, pinapansin ninyo ngayon, 11 pa lang yung foreign travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hinighlight na agad ninyo. Italaga itong abayas, mga kababayan. But anyway, before kong ibigay sa inyo yung balita, click subscribe muna dito sa ating channel. And hit na the notification bell para lagi po kayong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo yung ating video. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na i-skip yung ating mga commercial ads para makapag-travel din tayo po sa ibang bansa. Di ba? Ito yung balita, yung kwento ng abayas, mga kababayan. No? May map kung saan pumunta yung ating Pangulong Bongbong. Sinira agad, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong. Sabi rito, President Ferdinand Marcos Jr. has been in office for less than a year, but he has embarked on 11 foreign trips. Masama, mga kababayan, yung gustong palabasin. Di ba? Ang ibig sabihin nila, in a very short period of time in office ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lumakwatsa ng lumakwatsa agad. Inggit lang kayo, sabi rito. His latest travel to the U.S. will be immediately followed by a visit to United Kingdom. Siyempre naman, in-invite ng hari ng United Kingdom. Sino ba yung hindi pupunta doon? Di ba? Iyong kwan nga po, yung Prime Minister ng si Sunak, yung Prime Minister ng Britanya, excited nang makita at makausap yung ating Pangulong Bongbong Marcos, i-personal na in-invite yung ating Pangulo ng Hari for the coronation of King Charles, then to Indonesia to participate in the Asian Summit. Sabi sa kwento, mga kababayan ng ABS-CBN, ilat naman ito mga napaka-importanting napaka-importanting travel ng ating Pangulong Bongbong. May mga meetings na hindi pwedeng wala siya doon. Sabay, mga kababayan, react ng mga haters ng ating Pangulo. Sabi rito, Secretary of Agriculture. Yung agriculture po, ginawang touring. Yan ang tawag nila. Sabi ng isa, nag-react din. Inggit ka lang, no? Malinaw po, nainggit nga. Di ba? Sabi dito, 30 million okay lang, di ba? Mag-around the world using your taxes. Dora the Explorer. What? Kinuyog, mga kababayan, ng mga haters. Quoting Aling Wilhelmina Junghan, are you in a government working trip or just a fun travel paid for by the Filipino taxpayers? Sabi ng isa pang hater, maybe his reason for travel is to clean his dirty family image abroad, not for investments. Pero may nag-react din, mga kababayan, na nainis sa mga baser. Sabi rito, when you don't know the word delegation of work,
probably you're included to bitter people who keeps on bashing without thinking. Sabi ng isa man dito, mga kababayan, na malawak yung pagkaunawa. Part of the president's mandate is to represent the country in building relationships with other nations that are in sync with our national interest. It cannot be achieved without doing overseas trips, as I do not expect those powerful nations to come to us, given that we are coming from an inferior position. In sum, I do not find any irregularities on the number of trips made by our president. Sabi ng isa pang nag-react, I respect everyone's opinion. Let's put this in this way. You spend $50 million for business venture with a $50 billion profit. So ang ibig sabihin niya, wala mang problema, mga kababayan, na gumastos ka sa mga foreign trips. Basta yung ano, yung result ng kanyang mga pagbiyahe ay maganda naman. At bawi yung mga gastos na nagaling sa taxes ng mga mamamayang Pilipino. Sabi ng isa pa rito, Dugong Pinoy, Ingitiro, kayo na mag-president. Anyway, yun talaga, mga kababayan, pag isang dilawan, talagang laging may sinasabi pag kalaban nila sa politika yung nasa posisyon at nag-travel abroad. Hindi nila pinapansin yung ginawa ng kanilang patron. Ito po yung sinasabi natin. Yung patron nilang si Panot, mga kababayan, based on records, umabot sa 40 yung foreign travel ni Panot nang nasa posisyon pa siya as president. Ito, sinerts ko, mga kababayan. Sabi rito, list of international presidential trips made by Benigno Aquino III. Makinig kayo, mga dilawan. So sabi rito, the 15th president of the Philippines, Benigno Aquino III, during his presidency, which began with his inauguration on June 30, 2010, and ended on June 30, 2016, Benigno Aquino III made 40 international trips to 24 countries internationally, including Vatican City. Aquino said he limited his foreign trips in order to focus on domestic issues. What? 40 na yung pinuntahan, mga kababayan, na mga bansa. Nilimit pa daw niya. Hindi pa tinodo. What? O ngayon, may nasabi yung Abayas at yung mga minions niya. Wala tayong marinig sa kanila, mga kababayan. Ang tanong, kumusta naman yung resulta ng kanyang mga paglakwatsa sa ibang bansa? May maganda bang naiuwi siya dito sa Pilipinas? Di ba wala man po? Hindi man umasinso yung ating bayan. Di ba? Sabi rito, the number of visits per country where he traveled are: one visit to Australia, Belgium, Canada, Germany, Italy, Laos, New Zealand, Russia, Spain, Switzerland, Thailand, United Kingdom, Vatican City in Vietnam. You see, 2 visits to Cambodia, China, France, Singapore in South Korea, 3 visits to Malaysia, Myanmar, or Burma, 4 visits to Brunei, 5 visits to Indonesia, 6 visits to Japan, 7 visits to the United States of America. Ngayon, may kwento kayo nito noong panahon niya? Di ba wala?
wala man kayong negative ano, stories na pinablish, lahat lang kayo praises. Kasi nga, patron ninyo si Panot. yun naman pong mga dilawang ano, DDS. Si Maudigs, ito yung ano, yung balita dito noon, June 25, 2017. Pinablish ng Inquirer, Duterte is the most traveled Philippine president and first chair of office. Ano kayo ngayon, mga followers ni Maudigs? Siya pala yung pinaka ano, most travel sa first year pa lang, 19 foreign trips. Mga kababayan yung ginawa ni President Digong. Si President Bongbong Marcos, para 11 trips pa lang, foreign trips, may sinasabi na kayo agad. Diba? Sabi rito sa balita, from Davao to Malacanang into the world. In just a year, President Duterte, the first president from Mindanao, has made 19 foreign trips. And by Inquirer Research estimation, has chalked over 77,542 miles, making him the most traveled president in his first year of office. The most traveled. You see, these visits did not include the stopover in Bangkok, Thailand, on his way to Kuala Lumpur, Malaysia, and in Auckland, New Zealand, from Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC Leaders Meeting in Lima, Peru, both in November. Sabi rito, before the 1986 EDSA People Power Revolution, President Diosdado Macapagal, who made 4 trips, had the most number of foreign trips by a president in his first year of office. Yung tatay ni Little Girl. You see, after EDSA, President Cory Aquino also had 4 trips. President Fidel Ramos, President Joseph Estrada, and President Benigno Aquino III had 8 each. And President Gloria Macapagal Arroyo had 11. Napapansin agad ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat naman po nag-travel abroad. So sabi rito, in all in his first year in office, Duterte had the remarkable feat of making 7 state visits and attending 4 summits and leaders forum where he met more than 20 heads of state of government. Ayan ang nasusulat po dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer. Yung ating Pangulo, 11 pa lang, mag-iisang taon na, 11 months na siya in office. Pero yung si Maudigs po, in just 1 year, mga kababayan, 19 foreign trips, yung kanyang ginawa. Ano kayo ngayon, Abayas? Basag kayo ngayon, agad. Ayan man lang po mga kababayan muna. Baka lang gusto ninyo itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.